Good morning po mga bayan karista. Balik on the air na naman po tayo, Mang Kelo'sTV, para sa unang pangarera sa buwan ng Disyembre, December 2, 2022, Biyernes. Muling gaganapin sa pista ng Metro Turf, Marbal, Batangas. Sila po'y mayroong 7 pangarerang inanda at ito'y magsisimula po ng alas 6:30 ng hapon. Atin pong uumpisa na rin po ito. Ang pagbibigay ng giya, paki-hit na lang po ang subscribe button, notification bell, share at i-like. Salamat po. Race 1, distance 1,200 meters, start ng winner take all, races 1 to 7. Post time is 6:30 p.m. Ito po isang condition race, merge group 17 to 18. At meron pong 6 entries dito. First choice po natin dito, yung kalok number 6 na namayan, na isa sa magdadala ng bandera sa unahan. Ito po yung sasakyan ni EA Abrea. At ito po yung dumating lamang po ng kwarto noong November 20 kay Attractive Force. At ang huling panalo niya po ay noong July 16, kung saan tinalo niya po si Love at si Wish Upon a Star. Panigun na po natin yung kalok number 3, The Accountant, na ipipacing lang po. Ito po ay dumating na segunda noong November 25 kay Kakait Bachi at siya ay may tiyempong 1 minute and 11.4 sa 1,200 meters. Kaya ang tip po natin dito sa race 1 ay 6-3. Race 2, start pick 6, race 3 to 7, 1,200 meters, isang class 5, split group 6 and 10, 8 entries po. Ang pili po natin pang primera, yung kalok numero 2, static, ni J.A. Guse. Ito'y tersera lang po dumating noong November 27 kay My Dear Magnolia. Pwede po itong iuna sa harapan. Ang ating pong panigundo ay yung numero 4 signature move ni J.M. Estorque. Ito'y pansyam lang po dumating dun sa karerang pinaluna ni 616. Ito po'y may takbong minsan nasa unahan at minsan naman ay pwede lang isunod-sunod. Panersera po natin yung coupled entries na numero 3, The Queen, at yung 3A, The Happy Man, na parehas na may angking bilis. Ito'y si The Queen po ay dumating po ng segunda nung last October 28 kay Cheche at may tiyempo siyang 1.15.8 sa 1,200 meters. Samantalang si Happy Man po ay nagtiyempo naman ng 1.15.4. Kaya ang pili po natin dito sa race 2 ay 2-4-3. Race 3, distance 1,400 meters, Unicorn Rating Base, class 5, split group 6 and 10. Ito po ay pick 5, race 3 to 7. May 9 entries po tayo dito. Ang primera po natin yung nabiting nung nakaraan na numero 4 within reach na segunda lamang po siya noong November 25 kay 616 at nagtsyempong 128.2 sa 1,400 meters. Same rider pa rin po si P. Henson. Ang panigunda po natin ay yung numero 9 yung Blue Mist na kung saan kwarto lamang po siya dumating kay maximum speed at naurasan naman ng 128 sa 1,400 meters. At ang panersera natin po dito, yung dihadong numero 2 na anti-collector na sa nakaraan laban niya ay siyang nagdala ng marcha ng kabuuan at medyo kinapos lang nga nung last 50 meters at dumating lamang ng tersera. Ito po ipapatnubayan muli ni K.E. Malapira. Kaya ang pili po natin dito sa race 3 ay 4-9-2. Race 4, isang class 4, merge 16 to 21 and 20 to 27. Tatakbuhin po sa distansyang 1,200 meters. Start ng peak 4, races 4 to 7. Ito po ay merong 8 kalok na nakarehistro rito. Ang ating pong napiling pang primera ay yung numero 7 Primetime Magic na rerendahan ni R.M. Garcia. Sa kanyang huling laban po, siya ay dumating lamang ng pampito noong November 27 kay Bisyo Magservisyo at nagtala ng tiyempong 1.11.8 sa naturang 1,200 meter distance. Ang kanyang pinakahuling panalo po ay noong July 27 kung saan
Tinali niya po si Seychelles at si Top Grocer. Manigunda ay yung kalok numero 3 na Smiling Lady na sasakin apprentice jockey RM Flores. Ito ay po'y dumating lamang ng tersera noong November 27 kay Street Smart ang nagtsyempong 126.8 sa 1,400 meters. Ating pong panersera ay yung derimating numero 5 Midnight Sonata ni JB Guse. Ito naman po ay pang-anim lang sumapit sa meta noong November 21 kay Tugatog. At siya ay natsyempo ng 1:12.2 sa 1,200 meters. Kanyang huling panalo ay noong September 11 kung saan tinalo niya po si Maasahan at si Luke Skywalker. Tip po natin sa race 4, 7-3-5. Race 5, isang condition race, group 22. Distance 1,400 meters, 9 entries. First choice po natin, yung kalok numero 1 Hugo Boss ni RM Garcia. Nung nakaraan, huling takbo niya, siya po ay dumating lamang ng tersera noong November 26 dun sa karerang pinalunan po ni Trustworthy at siya ay natsyempohan ng 1:14.4. RM Garcia po ang rumenda, same rider pa rin po. Ang ating pong panigundo rito ay yung kalok numero 6 na Eyeshot na papanibayan ni RD Raquel Jr. at meron naman po siyang tsyempong 126.6 sa 1,400 meters. Sa kanyang huling laban ng November 26, siya ay pampito o pinakahuli dumating sa pitong kalahok kung saan ang nanalo po ay si Speeding Hero. At ang kanya pong isa pang huling takbo ay noong October 28 kung saan kwarto lang po siya dumating kay Candaba at headmastership. Kaya't dito na lang po tayo, 1-6 na lang po tayo sa race 5. Penultimate race na po tayo, race 6, kung saan ito po'y tatakbuin sa distansyang 1,200 meters, isang class 5 split group 6 and 10. Meron 7 entries po dito. Ang ating pong first choice dito ay ang kalahok numero 5 Hijack na rerendahan po ni J.A. Guse. Sa kanyang huling takbo noong November 27 kung saan ang nanalo po si Color Blast, siya po'y dumating lang po ng pansampu. At para sa distansyang 1,200 meters, siya ay may tsyempong 1:18. At ang isa pang huling takbo niya nitong November ay noong November 9 kung saan po siya ay natersera kay Gis Brolay. Panigunda po natin ay yung kalok numero 1 ng Queensland na pang-8 lang ho dumating doon din po sa karerang pinalunan ni Color Blast ng November 27 at para po sa distansyang 1,200 meters siya po ay may tsyempong 1:15.2. Isang pang pinakamagandang takbo niya ay nung siyang nasigunda siya kay Perfect Time noong November 18. Kaya ang tipo natin dito sa race 6 ay 5-1. Last race na po, race 7, distance 1,400 meters, isang class 5, group 11 and 15. Ito po'y paratingan po ng winner take all, pick 6, pick 5 at gayon din ang pick 4. Pool gate po tayo dito, meron po tayong 14 entries. Ang napili po natin first choice dito, yung coupled entries na numero 3, High Honors at yung 3A, the Busca Grande Island na kapwa po may angking bilis sa unahan. High Honors, na tersera lang po noong November 23 kay Cinderella King at nagtsyempong 127.8 sa 1,400 meters O.P. Cortez ang rumenda. Samantalang yung coupled entries niyang 3A na Busca Grande Island ay pansampu lang dumating noong November 27 kay Jananigans at siya ay may tsyempong 128.4 sa 1,400 meters. Alam naman po natin ito ay matuling puto sa unahan. Ang ating pong panigunda ay yung number 6 na Pretty Meadow na rerendahan ni J.B. Guerra. Ito po ay maganda pong dehado to rito pag medyo na dehado. Bagamat pampito lang po siya dumating noong November 27 kay Street Smart
at siya ay may tiyempong 128 sa 1,400 meters. Sa akin pong tingin, may laki po ang chance nito rito. Kaya po naman, pinili po natin siyang panigundo. Panerseran po natin yung magdadala ng marcha na Hunky Dory na sa kanyang huling takbo nung November 23. Siya po ay last 50 meters ay inabot na lang po ni Barayong. Ang tiyempo naman po siyang 127.6 sa naturang 1,400 meters, same rider, AR Villegas. Kanyang huling panalo po ay noong November 4 kung saan tinalo niya si Action Rules. Kaya ang tip po natin dito sa last race ay 3-6-9. Good to go na po tayo, mga bayan karista. Maraming salamat po muli sa oras na naman na ibinahagi niyo sa Mang Kelo'sTV. Huwag lang po natin kalilimutan na ito'y lahat po ay pawang mga gabay lamang na base sa akin sariling pag-aaral. At pagdating pa rin sa takilya ay inyo pa rin mga korsonada ang siyang dapat masunod. Nawa'y palarin po tayo, swertehen, at hinay-hinay lang po tayo sa ating paglilibang. I-click po natin ang subscribe button, notification bell, share at i-like. Maraming salamat po muli. Good luck at iingat po.